guys, konnichiwa. This is Aileen and welcome back to my vlog. And for today's video, dito nga tayo ngayon sa Family Mart para ipakita or ituro sa inyo kung paano mag-print dito sa Family Mart. So okay, umpisahan na natin. Una, pipindutin natin yung language kasi hindi tayo marunong mag-Japanese. Tapos, kung anong gagawin mo, kung magpapaprint ka or whatever. Tapos pindutin natin yan. And then, yung kulay, full color or black and white. So, black and white yung kailangan natin. Tapos, yung size ng papel na kailangan natin. So, A4 yung kailangan natin. So, next. Tapos, ang next, ilalagay na natin yung papel doon sa machine. I-scan. Eh, so, yan na nga. Ini-scan na ng machine. So, ayan. Kapag ini-scan na ng machine, makikita natin kung anong pwesto ng papel. So, ayan. Kita natin yung papel ay tabingi. So, pwede nating ayusin ulit yung papel sa loob. Tapos, scan na lang ulit natin kapag maayos na yung pwesto ng papel. Kasi pag hindi maayos yung pwesto ng papel, edi tabingi. Hindi maganda yung pagkaka-print. So, lagay ulit natin. Then, scan ulit natin. Tapos, dun naman sa ilalim, lalabas yung na-print na na papel. So, yan. So, yan. Check natin kung tabingi nga. Okay naman. So, next. So for today's video, marami-rami tayong kailangan na i-print. So, yan lang. Tuloy-tuloy lang. I-scan. So, ganun lang naman. Ganun lang naman kadaling mag-print or mag-photocopy dito sa Family Mart. So, kayang-kaya naman. Kahit hindi tayo marunong mag-Japanese. Kasi meron namang mga languages dito. Meron ng Tagalog. So, mamimili-mili ka ng mga languages na alam mo. So, yun lang guys. And that's all for today's video. And guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin lang ang like. At huwag kalimutang mag-subscribe. Please subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Thank you guys! Okay.